minabuti po namin ay dumikit po sa ano nakasulat po sa batas. Ako ano po ang decision po ng Korte Suprema sa usapin na ito. Ang ponente nga po ay ang Chief Justice. Kaya po sa aming pagtingin ay mas matibay po ito na legal na opinion at legal na position. Kaya po yan ang aming sinunod. Ako pinalad na maging abogado tulad nila at ng dear colleague. We are all legislators. We can and we should debate if we must para makabuo tayo ng pagkakasundo kung magkakasundo man tayo. Naawa ka sa mga nawalan ng trabaho, but that is not your fault. You have to protect the government, the interest of the government. Bakit kayo hingi ng tawad kung tama ang ginawa mo? It's based on the law. It's based on jurisprudence. That is something that you need not to ask for forgiveness for. Bakit hindi nag-exert ng higit na effort ang NTC para mas pumanig nga dun sa DOJ opinion na later nyo na nga pinanigan, Marso, pagkatapos pa nung kuwaranto ng Office of the Solgen nung Pebrero? Kaya nagmukha talagang umatras kayo dahil sa banta ng Solgen noon na ipoprosecute daw nila ang mga NTC commissioner. Malaking pagkukulang po yun. Hindi lang sa isang kumpanya, bagamat siya yung pinakamalaki noon, pero sa kanyang mga manunood at lahat ng umaasa sa kanya sa iba't ibang aspeto. Hindi ba malaking pagkukulang po yun at pagkakamali? Actually, Your Honors, kapag ka po kasi may ganyan na medyo maraming interes ang nagbabanggaan, mas ang minabuti po namin ay dumikit po sa ano nakasulat po sa batas. Ako ano po ang decision po ng Korte Suprema sa usapin na ito. Kaya po minabuti po namin pagkatapos po ng masusing pag-aaral na sundin ang ACWS case. Yun nga po ang sabi naman Supreme Court ay tama naman daw po ang aming decision, Your Honors. Sabi niyo minabuti ninyong mas pumanig dun sa batas. Wala naman pong magke-question doon. Pero siguradong yung legal advice na ibinigay ng DOJ ay nakasandig sa batas din. Department of Justice nga po sila eh. So, kung mayroon silang ganung ibinigay na legal advice na yun ang basehan ninyo ng commitment na ibinigay ninyo dun sa House hearing in March, kahit pa may quo warranto na final na ang Solgen the month before, therefore alam nyo na hostile sila or kumikiling sila laban dun sa usapin ng franchise or provisional authority sa ABS-CBN. Bakit hindi kayo naglakas loob na to push the envelope? Dahil kung itiniloy nyo yung unang pagtataya ninyo ng provisional authority, hindi naman forever yun eh. Ang condition naman yan ay hanggat magdesisyon ng Kongreso na oo, may bagong prangkisa or hindi, walang bagong prangkisa. Bakit hindi nyo minabuting to push the envelope para lang hindi maputol ang trabaho ng mga empleyado, libo-libo, ang panonood ng daang libong mga pamilya at milyong-milyong mga manonood? Thank you for that, Chair. Madam Chair. Nangyari po kasi, pinag-aralan po namin mabuti, binasa niyo po kasi ang opinion ng Department of Justice. Medyo general po ang kanyang opinion. It's based on equity. Sa madaling salita po ay parang yun po kasi ang ginagamit ng mga abogado. Pagka po sa legal position ay medyo mahina po siya. Dito po kasi naman sa side po ng Solgen at the time, ang kanya pong ginagamit ay mismong decision po ng Supreme Court at ang mag-decide po noon, ang ponente nga po ay ang Chief Justice. Kaya po sa aming pagtingin ay mas matibay po ito na legal na opinion at legal na position. Kaya po yan ang aming sinunod, Your Honors. Chair, Madam Chair, so yung sinite nyo kanina ng ACWS, yung sinite po ninyo kanina ng ECWS versus NTC. So you were not aware, hindi po kayo aware sa kasong iyon bago dinala sa atensyon ninyo. Pero
NTC chair na kayo noon, di ba dapat aware kayo doon? Actually po ma'am, nabasa ko naman na po yun nung araw, but ito po talagang nilaliman po kasi namin ng pag-aaral and medyo na ano po talaga kami. Legally, ang nangyari po is, siyempre po bilang abogado, I had to follow the law and the jurisprudence of the Supreme Court, which forms part of the law of the land, Madam Chair, Your Honors. Speaking about following the law and the jurisprudence, ako bilang hindi naman abogado tulad nyo, yes, hindi ko kwe-questionin yan bilang isang mamamayan. Pero sabi nyo po, Chair, Madam Chair, na nabasa nyo na itong kasong ito dati, pero lalong nilaliman ninyo. So, kung ganun, bakit hindi rin may parehong effort at panahon na batayan at itaas yung halaga ng DOJ legal opinion? Kumbaga, kung lalaliman yung isang panig ng argumento na didiin dun sa subject broadcasting network, bakit hindi rin tayo na itaas yung posibilidad na mabigyan nga sila ng provisional authority? Actually po, talaga pong sinubukan doon talaga namin, Madam Chair, Honorable Members of the Committee, na yun nga po ay magawa namin. Kaya lang po, parati po kami na ibabalik doon sa malinaw po na provision ng batas at noon pong kaso po ng Supreme Court as decided po by the Chief Justice at the time, Your Honors. Bakit na iba ang ABS-CBN kung yung 4, 5, 7, pinayagang magpatuloy mag-operate kahit lapse na ang prangkisa nila. Pero yung 2, hindi pinayagan. Bakit siya binukod? Bakit siya itinangi? Bakit siya binigyan ng pinaka-hindi special na treatment, the worst treatment? Madam Chair, with all due respect to the good senator, may we know why we are belaboring this issue? Oh, Miss Madam Chair, Chair, I'm hardly belaboring the issue. Dalawang taon na ito mula nung nangyari ito at hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak ng nagkaisa at ng ibang labor centers kung yung higit 11,000 manggagawa ay nakapaghanap na muli ng trabaho. Hindi pa masigurado kung yung 100,000 mga pamilya o milyong-milyong mga manonood ay na-satisfy ng muli yung dating na ibibigay sa kanilang serbisyo. And hardly belaboring dahil ito po ay may kinalaman dun sa trust na ilalagak ng publiko sa chair ng COA batay sa track record na ipinakita nila bilang chair ng ibang komisyon. And if we can in fact say, Madam Chair, na mas mataas pa nga ang tungkulin ng COA bilang isa sa mga constitutional commissions natin. But Madam Chair, if I may just continue, if I may just complete this sentence, Madam Chair, dear colleague, this is hardly belaboring dahil yung sa tingin ko lamang pong injustice na nangyari dito ay hindi pa po nga sapat na napag-usapan ni nabigyan ng hustisya. Salamat na lang na sinabi ni Chair na humingi sila ng paumanhin, ng tawag at ng pasensya. At yan ay posibleng simula na ng pagwawasto ng sitwasyong ito. So this is hardly belaboring the point, Madam Chair, with all due respect. Madam Chair, first of all, the matter has become moot and academic already. The chairman already made his answer. Yun pong pinakita kanina na sinabi niya na okay, magbibigay po tayo ng temporary whatever. Ano yung sinabi mo, Chairman? Para pong provisional authority po. You were before the hearing. Ngayon, kumuha ka ng ano, the chairman asked for a DOJ opinion. That is why he presented what to him at the time is a win-win situation. But you know, Madam Chair, the chairman is a lawyer, I am a lawyer. A DOJ opinion, however good it may seem to be, is not a law. Nobody is bound by that legal opinion. Not even the one which was suggested in that hearing, which I heard earlier, that a joint house resolution
that even a joint house resolution is enough to renew a franchise. Only Congress, that is by the Constitution. That is why when he said that he based his decision on the jurisprudence, the Polenta himself is the Chief Justice, the Congress Chief Justice. In that Polenta, Madam Chair, the Supreme Court said that no one, no network, no radio, television network can operate without a franchise offer, without renewing a franchise. Period. And the chairman cannot do anything. Otherwise, he will be reneged of his duty. He will be violating the law. But I said this is moot and academic. In the House of Representatives, we have proven the various violations of ABS-CBN. How much taxes have been withheld from the government? Billions of taxes. Siguro kaya ka lang humihingi ng tawad dahil naawa ka sa mga nawala ng trabaho. But that is not your fault. You have to protect the government, the interest of the government. Bakit kayo hingi ng tawad kung tama ang ginawa mo? It's based on the law. It's based on jurisprudence. That is something that you need not to ask for forgiveness for, Mr. Chairman. Mariyari na po ito eh. No one can debate against the violations established there. Not only taxes. Issuance of Philippine depositary receipts. Intervention. Somebody is talking about 11,000. They're not 11,000. We proved that only about 2,800 employees all in all. Yung iba contractual. Yung iba project workers. Yung bigyan ng regularization ng ABS-CBN. Ang dami violation din ng labor code. What about the Philippine depositary receipts? What about the citizenship of the very chairman of the network? Ito po, historical na po ito. It's not about press freedom, Madam Chair. It's about franchise. Iba po yun eh. A franchise to be granted by the House of Representatives is the only permit for a network to operate. Doesn't matter. Wala tayong pinag-uusapan na freedom of speech there. The freedom of speech is not the subject matter in that, Madam Chair. Kaya ito tinatanong ko lang with all due respect to the Senator. We should not belabor this case. Salamat po. Salamat po, Madam Chair, at salamat, dear colleague. To reiterate, I am not belaboring. I am raising questions and receiving answers sa mga issues na unresolved. It is not moot and academic. Kasi ito po, sa aking hamak na opinion lamang, ay isang continuing injustice. Hindi po siya naging win-win situation. Kung win-win lamang po, eh hindi na po ito kailangang itanong pa. No one can debate. We are a deliberative body, Madam Chair. Lahat po tayo ay mga mambabatas. We can and should debate kung sakaling may mga issue na hindi po tayo nagkakasundo. Gaya ng sinabi ko po kanina sa good chair, only about 2,800 employees. Ano man ang employment status nila, kaya nga't ipinaglalaban namin dito sa Senado at ang mga colleagues sa House ang security of tenure. 2,800 man lang ang may security of tenure nung panahong iyon. More than 11,000 ayon sa nagkaisa. At mas makikinig po ako sa labor center. More than 11,000 sa unang wave pa lang. Kahit pa mga contractual na dapat ay ginawang may security of tenure ay nawala ng trabaho. At yung lahat ng 11,000 na iyon higit, hindi lang yung 2,800, ay hindi pa natin sigurado kung may trabaho na ulit. And lastly, before I go to my last question, if I may, Madam Chair, to the good chair, how can we say this is not about press freedom? It's about franchise. Sa issue pong ito, nagbuhol-buhol yung dalawang iyon. Of course, it is about press freedom. Dahil broadcasting company ang humihingi ng renewal of franchise. Dahil broadcasting company, bukod sa milyong-milyong mga manonood nila, ay umasa dun sa sinabi ng NTC chair na pwede silang bigyan ng provisional franchise
tulad ng tatlo pang naunang broadcasting company, GMA7, TV5, Subic Broadcasting, hanggat madesisyon na natin sa Kongreso ang usapin ng prangkisa. Pero itong aganapan tungkol sa franchise nila, laban sa franchise nila, ay precisely naganap sa konteksto na ang press freedom was under pressure. Sasabihin pa nga ng iba, under attack. At yun na nga po, yung mas maayos sana na resolution ng issue na provisional franchise para maidugtong sa, sorry, provisional authority, Madam Chair, para maidugtong sa prangkisa ibibigay ng Kongreso. Eh yun sana ay maka-reinforce dun sa pundasyon at mga depensa sa press freedom. So I must make these points of record, Madam Chair. And these are hardly points that are being belabored. These are points, forgive me, Madam Chair, these are points that we must make continuously. Hindi po ito isang kasalanan o pag-aaksaya ng oras. Ito po ay bahagi ng trabaho natin bilang mambabatas at bagay na inilalaan natin sa mga opisyal ng executive na dinidinig natin for confirmation, whether NTC noon or COA ngayon, Madam Chair. So if I just may ask one question, Chair, Madam Chair, bilang bagong COA Chair, papayagan niyo po ba ang sarili niyo o yung opisina niyo, a constitutional commission no less, na ma-pressure muli ng ibang government official o entity kahit ito'y lalabag sa mga tungkulin ng inyong opisina, Chair? Thank you, Madam Chair. Honorable Senator Risa. Hindi po tayo papayag na mangyari ang ganun, Madam Chair. Mabuti po at maraming salamat, Chair, Madam Chair. I apologize, Madam Chair, and to all the colleagues for not belaboring the point, but maybe belaboring the emotion.